Magsitayo po, ating pong dadasalin ang panalangin sa takip silim. O Diyos, halina at ako'y tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon ay naglaho na, liwanag ng umaga. Pumapasok ang dilim, gabi ay narito na. Sa paglubog ng araw, pag-asa'y nakikita na may bukang liwayway at may dulot na saya. Ang araw na sisikat sa pagdating ng bukas, tulad ng poong Jesus, busilag ang liwanag. Sa gabi ng pagpanaw, ang kalangitang hanap, naway mapasa ating buhay na walang wakas. Kagaya nung una, patuloy ang paglikha, lahat ay binabago, kay Kristo'y pinagpala. Kadailim ay lilipas, makikita ng madla, isang Diyos, Ama, Anak at Espiritong Dakila. Ang iyong ganda'y walang kapara, bawat salita mo'y puno ng biyaya, magsiupo po. Kay gagandang pangungusap ang naroon sa isipan, habang aking inahabi ang awit sa Haring Mahal, ang katulad ng dila ko ay panulat niyong paham, panulat ng mabubuting sumulat ng kasaysayan. Sa lahat ng nanlikha ay makisig kang di hamak, kapag nagtatalumpati, pambihira kang mangusap, pinagpapala kang lagi ng Diyos sa iyong hangad. O ikaw na Haring Bantog, isakbat mo ang sandata, malakas ka at dakila, sagisag mo'y maharlika. Maglakbay kang mayroong dangal tungo sa pagtatagumpay. Alang-alang sa matuwid, ipagtanggol ang katuwiran. Tagumpay ay matatamo sa lakas mong tinataglay. Palaso mo'y matatalim, pumapatay ng kaaway. Susuko ang mga bansa at sa iyo ay gagalang. Yaong tronong tinanggap mo na kaloob ng iyong Diyos, isang tronong magtatagal at hindi matatapos, matuwid kang maghahari sa bansa mong nasasako. Ang matuwid ay mahal mo sa masamay namumuhi, kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili, at higit sa kanino man, ang galak mo'y tanging-tangi. Sa damit mo'y nalalanghap, tatlong uri ng pabango, mira, alo, saka kasya, nabuhat sa ibang dako, inaaliw ka ng tugtog sa garing na palasyo mo. O kay gagandang prinsesa, ang katulong na dalaga, samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamuti ginto lantay sa damit na suot niya. Magsitayo po, papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang iyong ganda'y walang kapara, bawat salita mo'y puno ng biyaya. Ang kasintahang lalaki narito na, salubungin ninyo siya, magsiupo po. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ay paibigin, siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Iyong mga taga-Tiro, handog nila ay dadalhin, pati nga mayayaman, sa iyo ay susuyo rin. Ang prinsesa sa palasyo'y pagmasdan mo't anong ganda, sinulid na gintong-ginto ang niyaring damit niya. Sa makulay niyang damit, sa hari ay pinapunta, haharap sa haring yaon, mga abay ay kasama. Sa masamang masasaya, ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Darami ang iyong supling sa daigdig maghahari, kapalit ng ninuno mo sa sinundang mga lahi. Dahilan sa aking awit, ikaw na may nadadakila, kailan may pupurihin nitong lahat na nilikha. Magsitayo po, papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang kasintahang lalaki narito na, salubungin ninyo siya. Ipinanukala ng Diyos na sa takdang panahon ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng bagay. Magsiupo po. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo.
At sa ating ngay pakikipag-isang ito, hiniring na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Yan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at sa gayo'y pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na pinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang Kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Magsitayo po, papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ipinanukala ng Diyos na sa takdang panahon ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng bagay. Magsiupo po. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob, inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa Kanyang kaharian at kualhatian. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang Kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin ang aming panalangin, Panginoon, na iniaahin sa iyo. Dinggin ang aming panalangin, Panginoon, na iniaahin sa iyo. Tulad ng nasusunog na insenso sa harapan mo, na iniaahin sa iyo. Papuri sa Ama at sa Anak at na Espiritu Santo. Dinggin ang aming panalangin, Panginoon, na iniaahin sa iyo. Magsitayo po, papuring awit ni Maria. Ang puso ko'y magpupuri sa kadakila ng Panginoon habang panahon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya ang Kanyang abang lingkod. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan. Banal ang Kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa Kanya sa lahat ng salin-salin lahi. Ipinakita niya ang lakas ng Kanyang mga bisig, pinangalat niya mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas sa mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang Kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa Kanyang lahi magpakailanman. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang puso ko'y magpupuri sa kadakilaan ng Panginoon habang panahon. Purihin natin si Kristo na nagmamahal, kumakalinga at gumagabay sa Kanyang simbahan. May pananampalatayang tayong tumawag sa Kanya. Dinggin ang mga dasal ng iyong sambayanan o Panginoon. Panginoong Jesus, maligtas nawa ang lahat ng tao at magkamit ng kaalamang totoo, ingatan ang aming banal na Papa Francisco at ang aming Obispo Gilbert Gasera, sila naway tulungan mo. Dinggin ang mga dasal ng iyong sambayanan o Panginoon. Alalahanin ang mga manggagawang naghahanap ng gawaing matapat upang makapamuhay sila ng payapa at ganap.
Dinggin ang mga dasal ng iyong sambayanan, O Panginoon. Panginoon, maging tanggulang ka ng mga aba na nasa kagipitay sa klolo nila. Dinggin ang mga dasal ng iyong sambayanan, O Panginoon. Hinihiling namin tangkilikin mo ang lahat ng mga obispo, mga pari at diakonong yumauna. Purihin ka nawa ng kanilang mga awitin sa harap ng iyong dambana. Dinggin ang mga dasal ng iyong sambayanan, O Panginoon. Atin pong dadasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, pinagkalooban mo kami ng lakas upang makapaglingkod kami sa maghapong ito. Tanggapin ang aming panalangin sa takipsilin bilang pasasalamat sa di mabilang na biyaya mo sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng makapangyarihan Diyos, iligtas sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo muna po sumandali. Isama po natin sa pag-aalay ng misang ito ang mga sumusunod. Kahilingan ni na Rolando Caranda, Victoria Sales Reyes, Josefina Maki, Mauro, Elisa, Leo, Jonas, Alan James, Joseph, Pio Jaime Emmanuel and Dimaala Family, Chris and Nilet Ogale, Kirbin and Judith Wilson, Tess Luna, Oscar Olmos. Pasasalamat ni na Maribi Pascua, Lidesma Cordero, Doktora Elena Villanueva, Arian Joy Garing, Juliet Reyes, Elena Royo, Divina Resma, Maandal Family. Pasasalamat para sa kaarawan ni na Gelena Nicole Tolentino, August Pesa, para sa kaluluwa ni na Wilming Braga, Makaraig Braga, Donata Bulanos, Juliana Lanto Nalagon, Maria Liesa, Serdan Sansua Gamo Sandoval, Pablito Regala Rivera, Gaudencio Mendoza, Arcadia Mendoza, Imelda Di Torres, Rosario Martin, Adalia Bendona, Rolinda Ramirez, Sinaida Pichay, Peli Solis, Felipe and Sophia Tabora, John Randel Lakindanum, Ronaldo Torino, Jose Reglos, at Benedicto Mateo Rivera. Diyos ko, ako'y kahabagan sa maghapong panawagan. Dulot mo'y kapatawaran sa lahat ng nagdarasal dahil lubos kang magmahal.
Mga kapatid, tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin yun rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaloobay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin niya muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayo'y makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo, Panginoon'y paririto upang hatulan niya tayo. Ulitin po natin, Panginoon'y paririto upang hatulan niya tayo. Purihin ng Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon'y papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa'y ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla'y ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginoon'y paririto upang hatulan niya tayo. Ang puon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ang sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang puon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Panginoon'y paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginoon'y paririto upang hatulan niya tayo.
ang puon ay pupurihin pagkat siya'y daratal. Paparito sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy, paririto upang hatulan niya tayo. Alleluia! 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 Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalumbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taot kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kitongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang hapon din po sa inyo, Padre. Ang pagtanggap
kay Jesus ay ang pagtanggap ng kanyang mga salita. Mga kapatid, kahapon sa ating liturhiya ay pinaalalahanan tayo ng mapagpakumbabang pagtanggap ng salita ng Diyos at sa patuloy na pagsasabuhay nito. Sa katunayan, ipinaalala sa atin ng mga sulat ni Apostol Santiago na ang pakikinig lamang sa mga salita ng Diyos ay hindi sapat, at kahit ang pagsasagawa lamang ng mga ritual at seremonya ay hindi rin sapat ayon kay Jesus. Sa ating pagbasa naman sa araw na ito, muli tayong tinuturuan ng pagtanggap sa mga salita ng Diyos. At yun ay sa pamamagitan ng ating pagtanggap kay Jesus sa ating mga puso. Dito makikita natin ang malungkot at nakakadismayang halimbawa na ginawa ng mga nakakakilala kay Jesus sa bayan ng Nazareth, sa kanyang sariling lugar, sa kanyang sariling tahanan. Dito ipinapakita sa atin ang dalawang radikal na pamamaraan ng pakikipag-ugnayan kay Jesus: ang pagtanggap o ang pagtanggi. At ang mga nakakakilala kay Jesus sa bayan ng Nazareth ay mabilis na nagpapalipat-lipat sa dalawang pakikipag-ugnayan na ito. Sa kabilang banda, sila ay nagpupuri at namamangha dahil sa mga salitang nanggagaling kay Jesus. Ngunit sa paglaoy, punong-puno naman sila ng galit. Tinaboy nila si Jesus hanggang sa gilid ng bangin at handang siya ay itulap at mamatay doon. Katulad ng mga tao sa bayan ng Nazareth, makakatulong sa ating pagninilay kung ating tatanungin sa ating sarili, ano ang nagbubunsod sa akin upang ako ay lumapit kay Jesus? At ano naman ang nagbubunsod sa akin upang tahasan akong lumayo sa Kanya? At sana mas marami ang ating matuklasang rason at dahilan upang tayo ay patuloy na lumapit kay Jesus. Sa ating ebanghelyo ngayon, ipinapakita sa atin kung paanong binigyan ni Jesus ng bagong pakakahulugan ang mga salita ni Propeta Isaías. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya akong ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Ang mga salitang ito ay maituturing nating mission statement ni Jesus. Mga salitang banayad, ngunit may lubos na kapangyarihan upang akayin tayong magtiwala at sumunod sa kanyang mga halimbawa. Ang mga salita ni Jesus ay nagdadala sa atin ng paghilom, kapayapaan, at tumupuno ng ating mga pinakamalalim na pangangailangan. Ngunit, dapat rin nating tandaan na kung ating patuloy na tatanggapin si Jesus at tayo ay makikipag-ugnayan sa Kanya, it should be on Jesus's term and not ours. Kung ito ay dahil lamang sa ating sariling kagustuhan, tayo ay mabibigo lamang sa mga bagay na inaasahan natin sa Diyos. Minsan may mga pagkakataon na dahil sa ating hirap na nararanasan at sa mga pagsubok na ating kinakaharap, gusto nating gumalaw at tumugon ang Diyos base sa ating gusto
at itinakdang panahon. But let us remember that we are not living like those who have no hope, nor like the people of Nazareth who have no faith. May we continue to persevere and be strengthened in faith, in hope, and in love. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maialay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maialay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kahanga-hangang lasapin ang pagkupkop mo sa amin. Ito'y iyong inilihim nang dito'y pakinabangin, tanang sayo'y gumigiliw. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita na higit sa lahat at minimiti kong tanggapin ka sa parang espiritual sa aking kaluluwa. Dahil hindi ko pa kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento, kahit man lang sana sa parang espiritual ay matanggap kita. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso. At inialay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mo nawang hayaan na mawalay pa ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa 2021 Annual Retreat ng mga pari. O Diyos aming Ama, salamat po sa inyong paghirang at pagtatalaga sa mga pari upang magturo, mga siwa at maghay ng aming pasasalamat at kahilingan sa inyo. Taon-taon tungkulin nila ang gumugol ng ilang araw ng katahimikan upang mataimtim na mag-aral, magnilay at magdasal. Bendisyonan niyo po silang lahat, kaisa ng Arsobispo Gilbert Garcera sa kanilang online retreat ngayong Setyembre 2021. Patuloy po nawa namin silang itaguyod at alalayan sa kanilang pagsisikap lagi na maging tapat at matatag
sa pamumuno't paglilingkod, lalo na sa panahong ito ng pandemya. Habang ipinagdiriwang namin ngayon ay 500th anibersaryo ng pananampalatayang Kristiyano, kaloob ninyo sa aming mga Pilipino, dumami pa po sana ang mga matatalino at banal na pari. Patnubayan nawa sila ng Poong San Jose at mahal na birhen ng Kaysasay. Ipanalangin nawa sila ni Padre San Juan Maria Vianney sa pamamagitan ng mabuting pastol si Jesus, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang Misa, humayo tayo naglilingkod sa Diyos at kapwa. Salamat sa Diyos.